Please rise and let us join the singing of the entrance. Father, the Son, of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. Today, as we celebrate these sacred mysteries, we pray for all the sick and for all those who are taking good care of the sick. And coming together as God's family with confidence, let us ask the Lord for pardon and strength. I confess to Almighty God and to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, and what I have done, and then what I have prayed to do, through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask, Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us to everlasting life. Amen. I confess, all most humble Martin de Porres, your charity embraces not only your needy brothers and sisters, but also the very animals of the fields. We have been invoked by an example of charity. These are the prayers of your needy brothers and sisters, that by imitating your virtues we may live contented in the state in which God has placed us, and carrying with strength and courage our cause, we may follow the footsteps of our blessed Redeemer and his most afflicted mother, and at last we may reach the kingdom of heaven through the merits of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. By your intense love for man's spiritual needs and cares, and your desire to discover God's goodness in all things, guide me, Saint Martin, that I may see God in all things. By your shining example, increase your detachment from worldly and material pleasures that make you nearer to what is supernatural and divine. Pray, Saint Martin, that I may continually grow spiritually in God's grace. By your practice of strict poverty as a means to attain holiness and intimate friendship with God, we implore you, Saint Martin, make us poor in heart and spirit. O Lord, you have given to the world a glorious apostle of humility, Saint Martin de Porres. Guide us by his example and strengthen us through his intercession in our efforts to conform our hearts to the humble heart of your crucified Son, Jesus Christ our Lord. Amen. Amen. Saint Martin de Porres, you always have sympathy for the poor and those who are suffering. We need your help and now ask for it with great confidence in your goodness and power. The favors you receive from God encourage us now to ask your intercession. We ask your most humbly to befriend us and assist us from your place in heaven. When you are here on earth, you spent your life loving God and your neighbor. Now that you live in the presence of God, intercede for us and beg the divine physician to give us health of soul and body. Amen.
Be near, O Lord, to those who plead before you, and look kindly on those who place their hope in your mercy. That's cleansed from the stains of their sins. They may persevere in holy living and made full heirs of the promise through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. A reading from the book of Genesis. When Abraham prostrated himself, God spoke to him, "My covenant with you is this. You are to become the father of a host of nations. No longer shall you be called Abraham. Your name shall be Abraham, for I am making you the father of a host of nations. I will render you exceedingly fertile. I will make the nations of you. Kings shall stem from you. I will maintain my covenant with you and your descendants after you throughout the ages as an everlasting pact, to be your God and the God of your descendants after you. I will give to you and to your descendants after you, the land in which you are now staying, the whole land of Canaan, as permanent possession, and I will be their God." God also said to Abraham, "On your part, you and your descendants after you must keep my covenant throughout the ages." The word of the Lord. Thanks be to God.
The Lord be with you. And with your spirit. The Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the Jews, I solemnly assure you, if a man is true to my word, he shall never see death. Now, we are sure you are possessed. The Jews retorted, Abraham is dead. The prophets are dead. Yet, you claim a man shall never know death if he keeps my word. Surely you do not pretend to be greater than our father Abraham, who died, or the prophets who died, whom do you make yourself out to be? Jesus answered, if I glorify myself, that glory comes to nothing. He who gives me glory is the Father, the very one you claim for your God, even though you do not know him. But I know him. Where are you saying I do not know him? I will be better than you. A liar. Yes, I know him well, and I keep his word. Your father Abraham rejoiced that he might see my day. He saw it and was glad. And at least the Jews objected, you are not yet 50. How can you have seen Abraham? Jesus answered them, I solemnly declare it, before Abraham came to be, I am. And that they pick up rocks to throw at Jesus, but he hid himself and slip out of the temple prisons. The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Jesus pala ay umilang din sa mga bato ipinumbukol sa kanya. At tumakas. So bahagi yun na kung saan ay dahil siya ay binabato ng mga Hudyo. Bakit siya binabato? Gawa ng kanyang pahayag. Gawa ng kanyang pahayag. Ano yung kanyang ipinahayag? Na siya ay ang Diyos. Siya at ang Ama ay magkapantay. Dahil siya ay nagbibigay ng buhay. Hindi lang basta buhay, kundi buhay na walang hanggan. At ito rin po nawa ang huwag nating kalimutan na ang dulot ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pagliligtas ay huwag nating kalimutan na ito'y humahantong sa tinatawag po nating buhay pagkatapos ng kamatayan. At ang buhay na ito ay walang katapusan. Sabi nga po ng iba, paano po may papaliwanag yan, Father, na talagang may buhay na walang hanggan? Maliban sa Biblia, sapagkat maliwanag po sa Biblia na ipinamamanhin ni Jesus na mayroong buhay na walang hanggan. Yun po yung punto
na tinatahak ng banal na kasulatan. Nanais tayong bigyan ng Diyos ng buhay na ganap at kasiyasya. At ito ay humahantong sa tinatawag nating buhay na walang hanggan. Kumisa po yung sinasabi ni Bay, well, kapag sa banal na kasulatan walang problema, talagang nakalagay dyan tungkol sa buhay na walang hanggan. Ang buhay pagkatapos ng daigdig na ito. Pero sabi nga natin, may mga tao ang pamantayan ay yung mga bagay na pagmaterial lang. Ang bagay na makamundo. Hanggang dito lamang ang buhay ng tao. Alam niyo, kapag pinag-uusapan natin ang buhay na walang hanggan, alam niyo, isa sa mga itinuturo ng simbahan na kuminsan, hindi natin nabibigyan ng pansin. Sapagkat, sabi nga natin, ay ang kalimitang pinagbabasihan natin ay ang mga talata ng banal na kasulatan na sinabi na Jesus na ibibigay niya ang buhay na walang hanggan. Pero kung kapag ang kausap natin ay mga hindi mananampalataya o hindi kaya ay mga mananampalataya na pagka-pilosopo o hindi kaya ay mga tao nais na maghahanap na katotohanan katulad nga po ng paanyaya natin kahapon ang mga naghahanap ng katotohanan, ang mga naghahanap ng kasagutan sa kanilang mga katanungan, saan nga ba natin pwedeng ipaliwanag na may buhay na walang hanggan, na may buhay pagkatapos ng daigdig na ito. Alam niyo, isa sa kalimit ng binabanggit ko yun, yung turo ng katarungan. No? Yung turo ng katarungan. Kasi sa daigdig na ito, ay makikita natin na alin, ang katarungan ay mayroong kakulangan. Bakit? Tango lang tayo eh. Limited. Kung tawagin natin ay gawa ng limited, makitid, kumikitid ang ating kaisipan. Kasama na dyan ang usapin ng katarungan. So, paano may bibigay sa iyo ang katarungan? Kung halimbawa, pag sinabi mo na, ito ang dapat na ibigay sa akin at ang ibinigay mo ay kulang, hindi pa rin katura katarungan niya. Kung halimbawa, ang ibinigay sa akin ay sobra, hindi rin makatarungan niya. Nagbibigay ka ng pabor, may kinikilingan ka. Kasi sinobrahan mo. Kaya maliwanag po na saan natin makakamit ang katarungan? Kasi kung hindi natin makakamit sa daigdig na ito, ay hindi natin nahanapin ang salita at ang katumpas ng salitang ito ng katarungan. There must be somewhere, mayroong dapat na katatayuan at kalalagayan kung saan natin makakapit ang katarungan. Kaya saan yun? Ay doon sa kabilang buhay. At doon pala talaga ibibigay ng Diyos yung nararapat
sa bawat isa. Walang labis, walang kulang. Kasi yun ang hinahanap ng katarungan. Ah, kalimitan, sa ibang mga nagsusubaybay sa aking mga umiliya, dito nga sa Lord, di ating binibigyan ng pansin at pagkapahalaga yung elemento ng purgatorio. Pero sa usapin lamang po ng katarungan, ay maliwanag na rin, kung ang pagbabasiya natin ay ang pamantayan lamang ng daigdig na ito, ang makikita natin ay dalawa lamang. Maaaring sobra at maaaring kulang. So, kung gano'n ang mangyayari, wala palang patumbas ang salitang katarungan. Kung walang buhay na walang hanggan. Huwag na tayong magsalita tungkol sa katarungan kung walang buhay na walang hanggan. Kasi doon lamang ang may bibigay yung kapantay at katapat ng bawat isa. Sabagat dito sa daigdig na ito, kahit anong galing, kahit na yung karunungan ni Solomon ay pwedeng magkamali. Yan nga po, isa rin doon sa usapin kung bakit po hindi tayo pumapayo ng death penalty. There is a margin of error. Pwedeng magkamali. Bakit? Tao ka lang. Ay ang kukunin mo ay buhay. So, ay yun ay kapag ka nagkamali doon, ay isang malaking pagkakamali. Yung ilalagay mo doon. Pero yun po yung makita mo natin. Pag pinag-usapan natin ang buhay na walang hanggan, hindi po yan nalalayo sa usapin ng katarungan. Pero yun ang nais na ipaiwating ni Jesus sa mga Hudyo. Alin, hindi kayo mamamatay sa sino mang nananalig sa akin, ang sino mang sumusunod sa aking batas, sa aking mga utos. Yun ang pangako na ibinigay ni Jesus. Bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Yun yung pangako na ibinigay ng buong may kapal. Sa mga sumasampalataya, paano pag hindi sumampalataya? Ay di impyerno ka na. Ang impyerno ay para doon sa pagtangi ng Diyos. Noong buong nakaraang Sabado, may nagtanong, Father, saan ba yung langit? Ang tanong talaga yung kutusin eh, saan pa talaga yung, kasi sinabi ko, purgatorio. Sabi kasi niya, kapag sa langit, sa itaas. Kapag sa impyerno, sa ibaba. E nasaan ang purgatorio? Sabi ko, mali ang question ko. Bakit? Asan po ang langit at impyerno? Ang tawag po doon yun, state of mind. Hindi state of place. Hindi po lugar. Hindi po lugar. Kung pagbabasihan natin yung lugar, ano yung lugar? Ay kontrusin po. Ang pwede ko lang sabihin na Ellen. Ay, pero yun po kontrusin talaga. Ang nakalagay po, sa turo ng ating simbahan Ellen. It is a state of mind. Estado ng kaisipan. So it is not really a place. Kung ito ang state of mind na Ellen, kapag ikaw ay wala sa iyo ang Diyos, mawawala ka. Sabagat wala kang kwenta kapag hindi mo kasama ang Diyos. So kung ikaw ay nakikinig sa Diyos, magkakaroon ka ng buhay. At sa pera kumisang siya sabi, saan yung Father? Anywhere.
Basta kasama mo ang Diyos. Nasaan ang impyerno? Anywhere. Basta hindi mo kasama ang Diyos. Pag pinag-usapan po talaga natin ang lugar, ha? Pero at kuntusin po yun, it is a state of mind. Estado ng kaisipan. Na alin? Kaparusahan. Bakit? Wala kang kasama. Hindi mo kasama ang Diyos eh. Anything is pain. Anything is suffering. Bakit? Wala kang kasama ang Diyos. Kaya yun po yung bahagi ng pagkilos na kung saan yung binibigyan ng ating pumikapan. At ito ang buhay. Yung hindi pagkamatay. Kasi yun ang balawag natin kalimutan. Hindi tayo namamatay. Ang lupa lamang nating katawan ang namamatay. Natitira pa rin yung espiritu. Well, doon sa mga hindi tumutugon sa panawagan ng puro may kapal. Sa mga mutawagin po natin ay mga umaayaw kay Jesus. Ele, kaparusahan ko ng angkat. At kung dito sinasabi nga yung kaparusahan ko ng angkat, that is worse than death. Higit pa sa kamatay. Kasi kapag namatay ka, tapos na eh, mamatay ka na eh. Pero kapag sinayon mong kaparusahan, walang katapusan, ba? Eh, wala ka nang ginawa kundi ang maghirap at magpusa. Ang palagi na lamang umiyaw ng sakit. Kasi kaparusahan, walang katapusan eh. Eh siguro, pagkakapagano ng kalagayan mo, pakaisipin mo yung mamatay na lang ako. No? Kasi, yun ang bagay na kung saan pagkakapagano. Pero, yun ang pangako ni Jesus Ellen. Buhay na walang hanggan. No? Ang makasama ang Diyos sa kaligayahan walang katapusan. Hindi po ito lamang po tawagin natin kaligayang walang katapusan na walang Diyos. Akala kasi ng iba, pwede natin makamit yung tinatawag natin utopia, yung kaligayang walang hanggan, na hindi kasama ang Diyos. Hindi. Ang pinakabungkong patutunguhan natin ulit, ang makasama ang Diyos. Kaya nga, bahagi ng pagkilos na kung saan ay yun ang sinasabi ni Jesus. Ang sino mang nakikinig sa akin ay hindi kailanman mamamatay. At yun ang pangako na ibinigay ni Jesus sa sino mang nananalig sa Kanya, na siya ang pinakadahilan kung bakit siya namatay sa krus na siya ang ating pagdaranasan ngayon at muling mabuhay sa Linggo ng pagkabuhay. So ito rin po yung bahagi na kung saan ay maging ang lakas namin sa pagkilos natin sa daigdig na ito. Nalit ay sabi nga po isa ay paano natin maipapaliwanag na mayroong buhay na walang hanggan. Yung mga umiliya po natin ng mga nakaraang mga araw, sabi nga po natin ni Alin, ang hamon ay binibigay sa atin ni Alin, magmuka tayo. Magmuka tayong isinilang sa buhay na walang hanggan. Makita po natin na ang pagkilos natin sa daigdig na ito, isang pagkilos natin na talagang mayroong buhay na walang hanggan. Yun ang binibigyan natin ng pamantayan. Medyo may malawak po. May malawak na kaisipan kapag sinabi natin mabuhay tayo para doon sa buhay na walang hanggan. Pero sabi nga natin ay paano natin magagawa yun? Una muna yun.
manalig tayo. Manalig tayo kasi yun ang ibinibigay ng Diyos eh. Kapag hindi natin tinanggap yun, we will never understand. Kaya kinakailangan, maniwala tayo ulit. Namatay si Jesus para bigyan ako ng buhay na walang hanggang. Kasi yun ang kumisa yung pamantayan eh. Sabi nga natin, yung mga isang hindi nila mapapaniwala na rin, may buhay na walang hanggan. Kasi hindi nga nila nakikita yun eh. Bakit? Si Abraham ay namatay. Si Moises ay namatay. Ang mga propeta ay namatay. Yun lang ang kanilang nakita. Bahagi yun na kung saan ay maging pagtugon natin. Kaya nga, sa yung mga, alam yung isa sa maganda natin, mga mananampalatayang Kristiyano Katoliko, yun, mayroon tayong mga santo. Mga galit na galit yung iba natin, mga kapatid sa atin, kasi yung mga santo at santa tayo. At ang mahal na Birheng Maria. Bakit? Bakit? Katulad ni San Martin de Porres. Kasi yung kanilang buhay ay maliwanag na tanda na ito. Ito yung halimbawa kung paano nila sinasabi na talagang may buhay na walang hanggan. Kasi bakit ipinakita nila sa kanyang buhay? Katulad ni San Martin de Porres, ang mag-alaga sa mga may sakit, ang kumalinga sa mga duka. Hindi naman niya kaalawaan yan eh. Kamag-anak niya ba yan? Hindi. Bakit niya ginagawa ang mga bagay na ito? Kasi maliwanag sa kanya, may buhay na walang hanggan. Kaya kung tutusin po, marami tayong pwedeng magawa. Pero ano yung una namin kinakailangan na makita? Kinakailangan natin tanggapin natin ang biyaya na ibinibigay ni Jesus na alin. Ang ipinagkakaloob niya sa atin ay buhay na walang hanggan. Kapag maintindihan po natin yan, madali na. Madali na kung tawagin natin ay magparaya. Madali na i-set aside natin yung ating oras, yung ating kayamanan, yung ating gawain para sa gawain ng Diyos. Kasi bakit? Ang ibibigay sa atin yung buhay na walang hanggan. Ano lang atitin ng panahon natin na makukuha natin sa daigdig na ito? Sino po kaya sa atin ang mabubuhay ng 100? Pag nabuhay pa tayo ng 100, ay may lakas pa kaya tayo na maglakad? Kaya po kung minsan yung iba nanginayang eh. Nanginayang sila ng rin, yung 1 oras pag-araw ng Linggo na magsimba. That is only 1 hour. From the 7 days, 1 hour from 7 days, yun ay 24 times 7, 1 oras nang ibibigay namin sa Diyos. Pero ano ibibigay sa atin? Hindi lang manado Diyos. Wait a minute, ang buhay na walang hanggan. So, idalangin natin ang sarap ka ng buong may kapa. Dalangin natin ang sarap ka ng buong may kapa sapagkat yun yung hamon ay binibigay ko sa atin. Alin, ang pagkilos natin ay 1 pagkilos sa mga alin. Kasi ito ang pagkilos na nagmumula sa bigay ng Diyos. Ano yung bigay ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Kaya pagpaliwanag, ba't mo ginagawa yan? Ulitin ko ulit, ha? Kasi kalimitan, sasagot tayo, para makamit ang buhay na walang hanggan. Mali, no? Ulitin ko ulit. Ang dapat na maging sagot natin ay alin, ha? Ba't mo ginagawa yan? Kasi gawain ko ito. Ito yung gawain ng taong namumuhay para sa buhay na walang hanggan. Kaya masabi ko sa iyo, dapat maging maliwanag sa inalit na ibinigay na sa iyo ng Diyos ang buhay na walang hanggan. Tinanggap mo na ang salita ng Diyos.
Hindi mo ginagawa ito para makamit ang buhay na walang hanggan. Ginagawa mo ito bakit? Sapagkat maliwanag sa iyo na ipinagkaloob na ng Diyos sa iyo ang buhay na walang hanggan. It is our identity. It is not our dream. Hindi pa itong bagay na kukunin pa natin. Hindi, akin na ito. Ano lang ginagawa natin? Isinasabuhay ko ang buhay na ipinagkaloob ng Diyos sa akin. Ang mabuhay bilang anak na isinilang para sa buhay.